botín, puso, pero mañana me empujó, mañana me posible, más amar, mañana me empujó, se un capo, me empujó, se lo na. Y en ella, po. En ella, buena, po, una, a ver, me va. Hago, po, hay una situación, una masacre. Hindi pa ako makamukuhan. Sa katunayan po, nakikita niyo po yan. 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 Ako po ay nakadextrose. Dito na lang po sa bahay. Kasi po, wala na po akong gugulin na pera para sa aking hospitalization. Maraming tubig na po ang aking tiyan. Ang remedyo na lang po ay bubutasan po ang aking tiyan. Hindi na rin po ako nakakain ng gamot. Ako po yung nanawagan na nagpapakumbaba. Hindi ko po talaga ugali na mangingi ng tulong. Sa totoo lang po, 5 araw na po hindi kumakain dahil po wala pera na pwede kong ipambili. Kaya nananawagan po ako sa mga taong may mabuting puso. Tulungan niyo naman po ako. Hindi naman po siguro masama ang humingi ng tulong sa inyong kapwa. Ngunit naiuwi ko ang bangkay ng aking ina dito sa Pilipinas. Hindi magtatagal po. Mag-asama-sama na rin po kami. Mamamahal kong kapatid. Tagahanga. Kapwa-artista. Ano lang po yung kain ng tulong. Ay maluwag sa loob ko na aking tatanggapin. Iyan niya po. Iniwan na po ako ng aking may bahay ng aking asawa dahil po wala na akong pera. Okay lang po yun. Talagang ganun po ang buhay. Pag wala ka ng pakinabang, bali wala ka na. Sana po, dinadalangin ko ipuwin
Nama ating Panginoong Diyos, ang puso ng bawat isa. Maging pusong matulungin at puno ng pag-ibig. Sana po huwag rin ako pagdamutan ng kapalaran. Tanggap ko naman po yung ibang kaibigan ko na tumalikod sa akin. Sana po hinihiling ko sa pangalan ni Kristo na tulungan niyo ako sa pangalaw-araw ko na pagkain. Huwag niyo akong babayaan. Maging mabuti naman po ako. Kahit na po kontrabida ako sa pelikula, naging mabuti naman po. Kung magkano lang po, hindi po ako nanglili mo sa huwag niyo pong ipagkakamali na ako'y nalilimos. Ako'y humihingi po na konting pagtulong, konting pagtingin upang mabuhay po ako, makapagpalakas. Natandaan niyo po, babaunin ko lahat ng inyong ginawang kabutihan sa akin hanggang sa hukay. Kasi po, gulong-gulo na ang aking isipan. Hindi ko alam kung paano po ako muling magsisimula. Minsan po, aminin ko sa inyo, gusto ko na po magpatiwakan ang buhay pigilan ng Diyos sa akin. Ayong takot sa Diyos. Ngunit, kung ganito rin lang ang aking magiging buhay, may ginaramdam kung ang pinangang kalungkutan. Kung gusto niyo po akong tulungan, kailangan ako po talaga ang inyong pagtulong. Maraming salamat po sa mga taong nakinig. Ako ang bahala na gumanti sa inyo.